Right. Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Kung sama kayo sa mundo, kung gabi dyan, magandang gabi. Kung araw naman, magandang araw sa inyong lahat. Today, we're gonna be watching two fighters. Isang sikat na vlogger, isang Pilipino, na walang iba kundi si Papi Laban. Okay. At ang kanyang mga kalaban ay walang iba kundi si Taylor. Okay? Saul Papi versus Anthony Taylor. So, ang ipapakita ko sa inyo is yung pinaka full fight ng dalawang mandirigma. Actually, nasabay ito sa laban ni ano eh, ni Casimiro eh. Congratulations pala sa Casimiro team. At least kahit nakita natin na medyo sluggish si Casimiro, at least napatumba niya ang kanyang maangas na kalaban. Alright? Kaya medyo tumaas ang respeto kay Casimiro. But anyway, pag-uusapan natin ang magaganap na laban between these two fighters. Sila ho si Saul Papi, lalong-lalo na ang kanyang background isa sa mga sikat na influencer or blogger. At ito nga at ano na to, at least parang cool na cool naman silang dalawa. So at least talagang yung kanyang kalaban medyo relax na relax. Ganado. So itong kanyang kalaban na ito ang parang pinaka background nito, isang MMA fighter ito eh. Nakapatama ka agad. Pero galawan. Si Saul Papi, ang malakas sa kanya, kaliwa. Yung sa ano, muneng tayo. Medyo hangin ang tinamaan. Kakasupatan pa. By the way, mga idol, 3 rounds lang ito. Yun, no? Nice one. Halos power puncher silang dalawa. Lang. Box. Hila pa baba eh. Meron galaw itong kalaban niya, si Taylor. Meron siyang footwork. Ayun, no? Parang meron siyang element of surprise. Biglang nagpapakawalan ng mga matinding suto. Ayun. Ayun, no? Sayang lang, dapat sabayan ni Saul Papi ng uppercut. Kasi laging nakayuko eh. Kasundot ko lahat. Itong kalaban niya. Yan siya na mga idol. Medyo maingay yung mga alaga natin. With Anthony Taylor. Magkano kayong pusta? Mukhang malaki ang pusta dito. No, tinitignan ko sa internet, parang sikreto eh. Yung halaga ng premyo o prize money sa laban ni Saul Papi, mga idol, at saka ni Anthony Taylor ay hindi official na nilabas. Parang siguro yung mga ano lang, mga closely related lang sa kanila. Alam ko magkano yung pustahan, pero mas maraming pumusta kay Saul Papi eh. Kasi karaniwan sa mga laban sa boxing, ang halaga ng premyo ay naka-base sa ilang mga kadahilanan. Siyempre, pag medyo popular ka,
ang pilar ng buksinero, mas maraming focus na sa'yo. Pero sa kasalukuyan, walang official na pahayag mula sa mga promoters ng laban na ito tungkol sa halaga ng premyo. Ngunit nga dahil ang dalawang buksinero ay may malaking community. Okay? Ang mga taga-subaybay, mga supporters. Talagang inaasahan na ang halaga ng premyo ay mataas at siyempre, binag-usapan dito, medyo malaking halaga. Malaking halaga ang maaring nakataya sa labang ito. Ayun na. Tapos na po ang first round. Sa palagay ko, parang tabla lang. May mga patama si Sogpati, meron din patama ang kanyang kalaban. So, parang tabla. Gustong manalo ni Sogpati dito, dapat yung mga suntok niya, dapat malinis sa patama. Yan na. Mag-uumpisa na po tayo sa pangalawang yugtok. Second round. Siya nga pala, baka naman na pwede paki-subscribe po. Paki-like na rin. Subscribe at siyempre napakahalaga po sa akin dahil ito po ang nagpapakita ng support ninyo sa aking ginagawa. Especially ako ay baguhan pa lang sa pagbablog ko kaya pasensya na. Huwag na huwag yung kalimutan na i-click yung notification bell para kahit papano eh makakatanggap po kayo ng update o notice kung meron po tayo mga bagong pinost na video. Salamat po. Ang lamang itong kan kalaban ni Sogpati. Yun, oh, may mga malinis siyang patama. Yun ang wala kay Sogpati. Alangan dito si Sogpati, mga idol. Parang lumalabas, parang counterpuncher na lang si Sogpati dito. Yun, no? Mga cheap shots. Yun, no? Mga score pa rin yan. Mga short shots. Body shots. Ayun na. Nakakatawa yung stare down nila kanina. Na ang huling round, mga kaibigan, mga idol. Sino sa palagay niyo ang nanalo dun sa second round? Parang maraming na i-connect yung si Taylor na malilinis.
kumpara kay Soul Poppy. Meron kasi akong alagang aso dito sa pan, nilagay ko muna sa terrace. Asensya na, medyo maingay. At ito na ang huling round, mga idol. Hopefully makabawi si Papi dito. Yun oh. Dapat yun ang grabe. Mabilis rin itong kalaban niya oh. Yun oh. May energy, may stamina oh. May magaling itong kalaban niya. Mayroong footwork, saka marunong mag-backpedal. Yun oh, parang may pagka-Pacman ah. Ako. Maraming matatalo dito pagka natalo si Soul Poppy. Kasi, mga idol, mukhang mas maraming pumusta kay Pan eh, Soul Poppy. Siyempre, defending champion. Maraming fan nagbigay ng support at tiwala kay Soul Poppy dahil na yung kanyang huling laban eh knockout. Kaya ang daming na-impress. Pero dito parang wala akong nakita na malinis na patama ni Soul Poppy, mga idol. Nung kalaban niya may mga sundot ko lang pero malinis. Parang mga power punch. Marunong sa element of surprise. Yun o, grabe! Nagugulat na lang si Soul Poppy. Nice shot. Ako. Kailangan si Soul Poppy na mga idol ng agresibo dito. Wala, puro hangin mga idol. Meron na ba siyang pan? Solid na patama? Parang wala no? Yun o, grabe, naunahan siya. Buti, medyo naka-atras ng konti. Ang lakas nun. Lakas nung kalaban ni Soul Poppy. Alam nga ni si Soul Poppy dito mga idol. Mukhang bigo. Nakuha sa kanya ang corona. At unfortunately, ang daming natalo. Ay, mga 70% yata ang kumusta kay Soul Poppy. 70-30. I'm not sure ha, pero yun ang parang rumor na narinig ko. Ayan na, tapos na po. Wala na, hindi na nagtaas ng kamay si Soul Poppy. Alam niya na medyo dihado siya. So yun lang mga kaibigan at mga idol. Maraming salamat po sa panonood. So baka naman pwede paki-subscribe at saka paki-like na rin. Mag-comment din kayo sa baba. Yun lang po. Maraming salamat. God bless.